Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, pumalo sa lagpas 11,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Pinakamataas ito mula noong April 17 o sa loob ng halos mag-aapat na buwan. Ikalawang sunod na araw din itong lagpas sa 10,000 ang kaso. Tatlong laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. Sa kabuuan, mahigit 1,649,000 na ang total COVID cases, kung saan 76,063 ang aktibong kaso. 162 naman ang dagdag sa mga namatay, kaya nasa mahigit 28,800 na ang total COVID deaths. Mahigit 9,000 naman po ang dagdag sa mga gumaling. Kung titingnan naman natin ang breakdown ng lagpas 10,000 new COVID cases nitong Biyernes, makikitang nagmula po sa Metro Manila ang lagpas 2,400 na kaso. Pero hindi lang sa NCR ang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Pinakamaraming naitalang kaso kahapon sa Cavite, Laguna at Bulacan, napawang lagpas 500 ang new cases. Posibleng pumalo sa halos 60,000 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa katapusan ng Setyembre. Ito'y sa senaryong inilatag ng Department of Health kung isa sa ilalim ang Metro Manila sa 2 linggong enhanced community quarantine na susundan ng 3 linggong MECQ. Pero ngayon pa lang, wala nang bakanting ICU sa Philippine General Hospital habang dumarami naman ang mga batang nagkaka-COVID. Napapatrol, Michael Delizo. Puno na ang ICU bed sa Philippine General Hospital, kaya may ilang kwarto na kinoconvert na sa ICU setup kapag lumalala ang kondisyon ng pasyente. Nasa 75% na rin ang kapasidad ng COVID ward sa PGH ang naka-admit. Minsan nga may gusto rin pong magpalipat sa PGH, no? Kasi po kami po ang referral center. Hindi po namin agad-agad matanggap yung galing sa ibang ospital or sa kanilang bahay. Kasi po minsan nga dahil yung mismo mga pasyente naming naka-admit na kailangan din po ng ICU beds. Napupuno na rin ang 8 kama sa pediatric ward sa PGH dahil sa mga nagpo-positibong bata. Ilan sa mga naka-admit ay mga dati ng may ibang sakit at nagpositibo sa COVID-19, habang may iba na nagkaroon ng pneumonia at kailangang i-intubate at bigyan ng supplemental oxygen. Ang message sana ng gusto naming sabihin sa public ay nagkaka-COVID po ang mga bata. May chance po na minsan yung mga bata severe disease ang makuha nila. Sa Lung Center of the Philippines, nakikita na rin ang pagdami ng mga batang pasyente dahil sa COVID-19. We are very alarmed that we see patients that are less than 40 years old and some even don't have comorbidity. So this could be really an emergency for all of us. Ngayong hindi pa pwedeng bakunahan ang mga bata, sinabi ng isang pediatric infectious disease expert na nakasalalay sa mga tao sa paligid ng bata ang proteksyon, kaya kailangan mag-ingat at magpabakuna ang mga nag-aalaga. This is actually consistent with the observation ng katangian ng virus, na mas mabilis siyang magpakanak, mas marami siya sa katawan ng tao. E syempre naman, kung mas marami kang kalaban, talagang mas matindi ang sakit na dadapo sa'yo. Nitong Biyernes, pumalo pa sa 10,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19, makalipas ang ilang araw na puro higit 8,000. Ngayon, naitala naman ang higit 11,000 kaso. Sa taya ng DOH, may itataas pa ito. Ito pong ginagawa natin ngayong paghihigpit ng mga quarantine restrictions or classifications ay ang ating adhikain dyan is to delay further increase, pero hindi niyan patitigilin. Tutuloy pa rin ang pagtaas, pero ang atin pong ginagawa ngayon is to prepare our system for this continuous increase in the number of cases. Mula sa 18,000 hanggang 30,000 naunang projection, itinaas pa ng DOH ang inaasahang kabuuang aktibong kaso sa Metro Manila sa katapusan ng Setyembre. Posible umano ang 15,000 aktibong kaso kung palalawigin ng 5 linggo ang ECQ. Pero kung 3 linggo ang ECQ at may 2 linggong MECQ, inaasahan naman ang 42,000 kaso.
Kung titigil naman sa 2 linggo ang ECQ at magpapatupad ng 3 linggong MECQ, posibleng pumalo sa 58,000 ang mga kaso. Makikita natin na kahit na tayo ay magsasagawa nitong paghihigpit ng ating mga quarantine classifications, we will still see the rise in the number of cases. Pero ang pinaka-importante, kung masasabayan natin po ng pag-prepare ng ating sistema at saka magbabakuna ng mas madami, ang hope po natin walang masyadong magiging severe infections, walang masyadong ma-ospital at wala pong masyadong mamamatay. Ayon sa Octa Research Group, totoong mahirap makontrol ang pagkalat ng virus sa loob ng 2 linggo, lalo kung may Delta variant. Pero pwede pa rin magbago ang mga numero dahil sa dami ng mga nabakunahan. We're hoping 2 weeks kakayanin na rin. May mitigating factors, may mga nabakunado na, so baka makatulong yun. So hindi pa natin masasabing yan. Sa report ng Octa, naitala ang 67% ang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila mula July 31 hanggang August 6. Ilan sa mga LGU na nakapagtala ng higit 100% ang pagtaas ang Parañaque, Taguig, Pasay, Mandaluyong, ganun din sa Cabuyao, Valencia at Santa Maria. Nasa critical level ang mga ICU sa Makati, Iloilo City, San Pedro, Calamba, Tuguegarao at Pununa sa Cabuyao at Maykawayan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Sa patuloy namang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng may COVID na naoospital sa Metro Manila, ilang pampubliko at pribadong ospital ang napupuno na at nasa moderate hanggang critical level na ang bed occupancy. Nagpapatrol, Johnson, Manabat. Simula noong Hulyo, unti-unti nang dumarami ang mga naoospital dahil sa COVID ayon sa mga opisyal ng ilang ospital. Sa ngayon, moderate hanggang critical na ang antas na mga okupadong kama sa ilang pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila. Overall po, for the ICU po, ang ating utilization rate po for NCR in the government hospital po is 55.7%. For the COVID ward beds, it's around 50 to 55% occupancy. For isolation bed, it's around 45 to 50%. For the private hospitals naman po, for the ICU beds, medyo mataas na tayo, nasa moderate risk na po tayo. It's around 65 to 70%. Okay. And then for the COVID ward beds, it's at 45, same as with the government hospitals, 45 to 50%. And then for the isolation beds, medyo mataas na rin, almost moderate risk na din po tayo at 58%. Ngayon, yung COVID utilization rate namin naglalaro between 75 to 80%. Yung ICU utilization rate namin 2 to 3 weeks ago nasa between 50 to 60%. Pero ngayon, nasa 90% na kami sa ICU beds. Pero sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, halos puno na ang 110 COVID beds nito. As of this morning, our occupancy rate for COVID-related beds or admission is around 90% already. And for the critical units, around 90%. Nababahala na rin ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Sa kabila nito, umaasa silang makakatulong ang pagpapatupad ng ECQ na mapigil ang pagkalat ng COVID cases. We have a total of 35 ICU beds in the St. Luke system. And out of 35, we have now 27. Occupied by COVID ICU patients. These are severe and critical. Hopefully, we can stop this steady increase and a decrease instead of an increase in the following weeks. Sa Philippine General Hospital at San Lazaro Hospital sa Maynila, bagamat marami pang bakanting COVID beds, mabilis din itong napupuno ng mga pasyente bawat araw. Ang maganda lang, hindi ito tulad noong surge ng Marso at Abril. Tumataas, minomonitor namin, maraming mga severe critical, no? So isa yan sa mga tinitingnan din namin ngayon. Meron pa pong espasyo para sa mga ibang kailangang i-admit. Ang challenge lang po ay yung kung severe or critical at kailangan ng ICU setup. Sa Tala Hospital sa Caloocan, nilino naman ni Dr. Alfonso Famaran na malayo pa sila sa COVID surge. Doon nga tayo nagkakaiba ng definition, no? Bale, ang medical surge kasi, ang definition namin doon, kung yung institution o yung hospital, kinakaya yung dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya,
walang surge yun. Kung isang institusyon, hindi niya kaya yung dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya at ina-admit niya, may surge yun. Tiniyak ng One Hospital Command Center na tutulungan nilang makahanap ng ospital ang mga emergency cases sa COVID-19. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Sa ikalawang araw ng ECQ, bubigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Caloocan at Maynila. Apektado tuloy ang diskarte ng ilang jeepney driver, delivery rider at maging ng mga tindera sa palengke. Dinoble naman ng mga lokal na pamahalaan ang bilang ng target nilang mabakunahan kada araw. Nagpapatrol, Raya Capulo. Sa ikalawang araw ng ECQ, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa boundary ng Caloocan at Maynila, kanto ng Rizal Avenue at Arpapa dahil sa checkpoint. Ganito rin ang sitwasyon kahapon na bumper to bumper ang mga sasakyan. Kaya ang jeepney driver na si Mang Enrico nagpasya na lang na umuwi na dahil wala nang ang pasahero na ipit pa siya sa matinding traffic. Ito, may napasada. Ito, gagalahin na ako dahil wala pang nakikita eh. Nauwi lang sa kodo. Ang delivery rider na si Jefferson, apektado rin ang hanap buhay. Pag na-delay, medyo magre-reklamo yung customer. Pangalawang araw pa lang po ng ECQ natin, yung mga ibang motorista, hindi pa masyadong prepared po. Kaya medyo mabagal po yung daloy ng traffic. Sa Kamuning Market, Quezon City, walang pila at halos walang namimili. Kaya ang mga tindera, umaaray na dahil wala na naman silang kita. Pag may suki, may baye, ay may binta. Pag wala, nga. Kasi walang masyadong namimili. Ay mga suki, walang lumalabas eh. Yung iba mo kasi bago mag-ECQ, marami talaga namimili. Para siguro makapag-imbak na sila at di na sila lumabas ng bahay. Kaya madalang na yun namimili ngayon. Sa Commonwealth Market, kakaunti rin ang namimili at may ilang tindahan ang nagsara muna. Ayon sa barangay official, papayagan pa rin nilang mamili sa Commonwealth Market ang mga residente na mula sa ibang kalapit na barangay. Git ng barangay, pinapayagan nilang mamalengke ang mga apor kahit hindi pa bakunado. Kayo po ay nakapunta rito sa aming barangay na kayo ay mamamalengke. Basta lagi lang po meron tayong quarantine pass na nanggaling sa ating barangay. At siyempre, higit po sa lahat, meron tayong face mask and face shield. Mistulang ghost town naman ang mga supermarket sa Metro Manila nitong Biyernes, unang araw ng enhanced community quarantine. Ayon kay Steven Kua, Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, depende sa bawat supermarket ang mga ipinatutupad na patakaran para sa ECQ. Samantala, kampante si MMDA Chairman Benhur Abalos na maaabot ng mga lokal na pamahalaan ang target nilang 250,000 jobs kada araw ngayong umiiral ang Enhanced Community Quarantine. Sa kanyang pag-inspeksyon sa mga vaccination sites sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ngayong araw, napansin ni Abalos na dinoble pa ng mga lokal na pamahalaan ang bilang ng kanilang mga nababakunahan kada araw. Yung lahat ng pinuntahan natin halos nagdoble, pare-pareho. So this only shows we're ramping up on the vaccination. Yung binigay sa amin challenge na 250 a day, kakayanin ng Metro Manila. Libo ang mga empleyado. Ang ginagawa natin, their HRs are the one that books for them. Each one of these sites, tatlo yan, can operate until 10 p.m. And then 1,200 ang quota niya bawat araw. So silang tatlo, 3,600 ang napaprocess nila in a day. Tuloy-tuloy din ang bakunahan sa isang mall sa Malabon. Ayon kay Mayor Antolin Oreta III, sapat ang supply ng bakuna sa lungsod. Lahat ng vaccination sites natin, titignan natin araw-araw para sisiguro natin maayos. Lumalampas some sites, kung madaming tao, lumalampas up to 8 o'clock ng gabi. So they extend at least 3 hours. Hindi naman naubusan yung supply, no? Pagdalo, may dumadating agad-agad. Walang tigil din ang pagbabakuna sa Navotas, hindi lang sa mga paaralan, kundi maging sa mga ospital. Dapat patuloy po tayong mag-ingat dahil nga na nandyan po yung dito po sa ating lungsod, ay pumasok na rin po yung Delta variant. So patuloy po tayong mag-ingat at sundan po natin yung mga protocols. At yun nga, yung bakuna naman po na nandyan, meron tayong inventory po ngayon, gaya na sinabi ni Doktora. So magpa-schedule lang po tayo, yun naman kung hindi makalabas ng bahay, ay pinupuntahan po ng
ating mga doktor. Sa Caloocan naman, umaabot na sa 17,000 doses ang kanilang naituturok sa iba-ibang vaccination sites sa lungsod kada araw. Nakaka 865,000 jobs na kami dito sa Caloocan. 537 ang first dose at yung naka-second jobs na ay 328,000. Ang target namin is 1.2 million. Gustuhin man namin, hindi namin kaya. Yung mga doctors, nurses natin, kailangan rin magpahinga. Pero tuloy-tuloy naman ang vaccination namin. Nag-umpisa na rin dumating sa iba-ibang lungsod ang bahagi ng 4 na milyong doses ng bakuna na hiniling ng Metro Manila Mayor sa national government. Raya Capulong, ABS-CBN News. Posibleng sa Miyerkules pa masisimulan ang pamamahagi ng cash aid sa mga residenteng apektado ng ECQ sa Metro Manila. Pero ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos, kulang ang ibinigay na pondo ng national government para sa ayuda. Nagpapatrol, Bianca Dava. Dahil ECQ sa Metro Manila, hindi na muna nagbukas ng kanyang karinderya si Beth. Bawal naman din kasi ang dine-in. Bilang single mom, siya lang ang inaasahan ng kanyang 13 anyos na anak, kaya malaking bagay kay Beth ang mabigyan ng ayuda. Paano ba malulutas ang problema natin ngayon? Nangungutang na po ako, ma'am, ng linding. Kahapon, ipinasa na ng Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaang isinailalim sa ECQ ang pondo para sa cash aid. Sabi ni MMDA Chairman Benher Abalos, posibleng sa Miyerkules, maipapamahagi na ito sa mga benepisyaryo. Ang JMC has to be published. So if it has to be published, even though it's already signed, so Monday mo pa ipapublish yan. So one day yun, tapos kukuha ka pa. So siguro baka Wednesday ito. Yun nga lang, kulang ang pondong ibinaba para sa Metro Manila. Imbes na higit 11 bilyong piso, higit 10 bilyong piso lamang ang inilaang pondo ng national government. Kulang ng 282 million pesos na para sana sa higit 280,000 pamilya. Yung kasing last ayuda nung Abril, nagsole ang NCR Plus sa national government dahil sobra. Ang masama, nagkaroon ng technical error dahil naiawas lamang sa NCR, hindi sa NCR Plus. Siguro yun na lang ang dapat maunawaan ng mga tao ngayon dahil baka mamaya hanapin sa mayor yung 282 million. Kaya ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, naghahanap na sila ng dagdag na budget. Ang pumasok po sa atin, 1 billion 488 million 600 130,000. Noong Abril, ang pinadala sa atin, 1,523,278,000. More or less, kulang ng 34 million. Kung 4,000 per family, meron pong 8,662 na pamilyang hindi mabibigyan. Pero paglilinaw ni Abalos, inaprubahan na ng IATF ang pagbibigay sa Metro Manila ng dagdag na pondo bagamat wala pang petsa kung kailan ito ibababa. Nagpapasalamat kami kay Secretary Anyo dahil nakita niya kaagad ito, agad niyang pina-approve sa IATF at ngayon umiikot na ang papel. Sa Quezon City, magkakaroon pa rin ng distribution centers. It's the same mechanic, same amount, and same list. The challenge now this year is, of course, may bakuna na ongoing. So we have 50 sites. Sa pamamagitan ng service providers naman, ipapamahagi ng Caloocan City ang ayuda. Bukod dito, mamimigay din ang lokal na pamahalaan ng food packs sa mga residente. By Monday or Tuesday, start na kaming pamimigay through service provider. Ina-estimate namin, baka 3 to 4 days lang matapos namin yung pamimigay. Ayon sa DILG, kailangang matapos ng mga LGU ang pamimigay ng ayuda sa loob ng 15 araw. Higit 10 milyong Pilipino sa NCR ang makikinabang sa ECQ ayuda. 1,000 piso kada tao hanggang 4,000 piso kada pamilya ang ipamimigay sa benepisyaryo.
Bianca Dava, ABS-CBN News. Bigo ang boksingerong si Carlo Paalam na makuha ang gintong medalya sa Tokyo Olympics. Sa isang split decision, nadaig po siya ng kanyang katunggali sa men's flyweight finals na si Galel Yafai ng Great Britain. Pero nakakamit naman ni Paalam ang silver medal. Ang ikalawang iuuwi ng Pilipinas mula sa Olimpiada. Ipinagmalaki na Malacanang ang pagkapanalo ng silver. Umaasa ang pamahalaan na magsisilbing inspirasyon sa bagong henerasyon ang kanyang ipinakitang husay. Nagpasalamat ang palasyo sa lahat ng mga atletang Pinoy na lumahok sa Olympics at nagbigay ng karangalan sa bansa. Update naman tayo sa medal tally sa Olympics. Nangunguna pa rin ang China na mayroon ng 38 gold medals, 29 na silver at 17 na bronze medals. Pumapangalawa ang Estados Unidos na may 34 gold, 36 silver at 32 bronze. Ikatlo pa rin ang host country na Japan na mayroon namang 24 golds, 12 silver medals at 16 bronze medals. Habang ika-apat ang Great Britain na may 19 gold medals, 21 na silver at 21 na bronze medals. Ang Pilipinas po ay nasa ika-48 pwesto kahanay ng Slovakia na may isang gintong medalya, dalawang silver at isang bronze. Tatlo sa apat na medalya ng Pilipinas naman mula sa 2021 Tokyo Olympics ay galing sa boxing. 1932, huling nag-uwi ng mahigit isang medalya ang Pilipinas sa Olympics. Pumasok na sa Pilipinas ang bagyong Waning. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 560 kilometers sa hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa silangan-hilaga-silangan. Inasa ang lalabas na rin ito ng Pilipinas. Hindi naman ito direkta makakaapekto sa bansa pero pag-ibayuhin ito ang habagat na mararamdaman sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan na ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May kalat-kalat ring pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng habagat at localized thunderstorms. Nagkabitak-bitak naman ang ilang sakahan sa bayan ng Alang-Alang, Leyte dahil sa tindi ng init. Ayon sa PAGASA, epekto ito ng nararanasang hanging habagat. Problemado na ang mga magsasaka dahil wala rin kasi silang irigasyon at umaasa lamang sa ulan para may patubig. Sa Setyembre na sana nila aanihin ang kanilang palay. Ayon sa PAGASA, tuwing Agosto, kadalasang naitatala ang pinakamainit na panahon sa Leyte. Yung prevailing weather system natin na habagat or southwest monsoon, ang characteristics niya talaga warm and humid, kaya medyo mainit yung mga temperature natin. Bibigyang parangal ng kauna-unahang SUDI Awards ng National Commission for Culture and Arts ang mga natatanging Pilipino na may mahalagang kontribusyon sa musika sa nakaraang dalawang dekada. Magpe-perform naman ang American band na Lainey at si Ed Sheeran sa Mixed Music Awards ngayong gabi. Nagpapatrol, MJ Felipe. Isa ang British pop singer na si Ed Sheeran sa mga magpe-perform sa Mixed Music Awards 2021. Virtual ang awards night na dadaluhan ng mahigit 30 performers. Kabilang dito ang American band na Lainey, Danish singer na si Maximilian, pati na mga local artists gaya ng BGYO, SB19, Inigo Pascual at iba pa. May special appearances din sina Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Gerald Anderson, Luis Manzano at iba pang kapamilya stars. Pagdating sa nominasyon, 5 ang nakuha ng bandang Ben and Ben, kabilang na ang Music Video of the Year para sa kantang Sa Susunod na Habang Buhay, kung saan tampok ang Kathniel. 4 ang nominasyon ni Moira De La Torre para sa kanyang trending hits na Paubaya at Patawad. 3 nominasyon naman para sa P-pop group na SB19 kabilang na ang Artist of the Year. Mapapanood ang Mix Music Awards 2021 sa official social media accounts ng Mix sa Facebook, YouTube at Kumu. Pag-asa na tangan-tangan na sa-
sing tibay ng kawayan. Pasok naman ang rapper na si Glock 9 sa 19 na paparangalan sa kauna-unahang Sudi National Music Awards ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts. Bibigyang pagkilala ang mga natatanging Pilipino na may hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng musika. Kabilang sa awardees sina Grace Nono, Lobok Children's Choir, UP Singing Ambassadors, Gerard Salonga, Noel Cabangon, ang musical na Rock of Ages at Star Music songwriter and composer na si Jonathan Manalo. Sobra akong nagagalak, nagpapasalamat. My heart is very full. And buhay ang OPM, musika natin ito. Na-prove ko din sa sarili ko na kung ano din yung lagi kong pinanghawakan na hindi mo kailangang sumakay sa alon ng iba until pwede kang gumawa ng sarili mong alon. Mapapanood ang first Sudi National Music Awards sa official YouTube at Facebook accounts ng NCCA sa August 21. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sapol na naman sa pagpapatupad ng ECQ ang maliliit na negosyo at mga manggagawa nito. Kabilang sa mga umaaray ang mga may-ari ng karinderya dahil sa dine-in lang sila umaasa ng kita, lalo na't hindi sila makasabay sa online selling. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Kalbaryo na naman para kay Kim Moises ang ikatlong round ng ECQ. Sarado na naman ang salon na kanyang pinapasukan kaya wala na naman siyang maipadadala sa kanyang mga magulang sa Mindanao. Kung ano yung nararamdaman naming hirap dito sa Manila, nararamdaman din sa probinsya. Kaya tumutulong na lang si Kim sa online business ng kanyang amo. May porsyento siyang nakukuha sa bawat nabebentang items. Ang mga restaurant at karinderya naman, pinayagan ngang magbukas. Bawal naman ang dine-in kaya limitado ang kita. Hindi rin makasabay ang maliliit na kainan sa online delivery service. Gagaling nga lang po natin uli sa ECQ nung nakaraang April. So parang hindi pa tayo masyadong nakaka-recover kasi tuloy-tuloy pa naman po yung bayad natin ng ilaw, tubig. Bawal magpakain, hinuhuli. Wala tuloy kaming benta. Yung iba gustong kumain, hindi pwedeng kumain, umaalis na lang, ayaw mag-take out. Dine-in lang ang inaasahan ng mga may karinderya para kumita ng pantusto sa araw-araw. Panawagan nila, payagan ng dine-in na may health protocols at pabilisin ang pagbibigay ng ayuda. Sana naman po payagan kahit dalawang tao, isang tao na kumain. Ayuda, importante talaga. Eh, kaso ngayon, hanggang ngayon, wala naman kaming nabalitan kung may ayuda bang darating o wala. Inaasahan nila ang ayudang matatanggap mula sa pamahalaan. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, naibigay na ng Department of Budget and Management sa mga LGU ang perang pang-ayuda. Magpupulong paan niya ang mga mayor para sa guidelines ng pamamahagi nito. The fastest way that we can distribute is the distribution system na ginamit natin during the first ayuda last April. Magkakaroon ng scheduling ang mga LGUs at ipopost nila sa kanilang mga social media sites, mga Facebook pages, yung listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. Sisiguruhing mahigpit na ipatutupad ang health and safety protocols para hindi ito maging super spreader event. Target ng pamahalaan na masimula ng pamimigay ng ayuda sa August 11, Miyerkules. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Iniutos ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang investigasyon sa pamamaril sa Provincial Director ng Sulu PNP kahapon. Isang Special Investigation Task Group ang binuo. Biyernes ng hapon na mapatay si Police Colonel Michael Bayawan Jr. habang nag-iinspeksyon sa checkpoint sa Barangay Escurias sa kabisera ng Hulo. Bigla na lamang umano siyang binaril ng suspect na si Police Senior Staff Sergeant Imran Zila. Namatay din si Zila matapos barilin ng security detail ni Bayawan. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Matatandang si Bayawan ay kabilang sa mga pulis na naharap sa reklamo kaugnay sa insidente ng pamaril sa Hulo noong nakaraang taon kung saan 4 na sundalo ang namatay. Umaapila ang Commission on Election sa mga kababayan nating nasa abroad, nakabalik na ng Pilipinas o nagpaplanong umuwi ng bansa na samantalahin ang natitirang ilang linggo bago ang deadline ng registration ng mga overseas absentee voters. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
Mahigit 3 linggo na lang, magsasara na ang registration para sa overseas absentee voters sa halalan 2022. Ito ang binigyan diin ng COMELEC sa mga Pilipino abroad, lalo na sa mga may planong umuwi na ng Pilipinas o makakasama sa repatriation ng pamahalaan dahil sa pandemya. Paalaala ng COMELEC, magparehistro ng mas maaga para umabot sa itinakdang deadline na August 31. Ipoproseso pa ho yung pagpapalipat ng yung records mula abroad papunta sa Pilipinas, papunta dun sa local municipality or city na bobotohan ninyo. So kaya mas maaga ang deadline. Dadating kayo after August 31 this year, kahit na next year pa kayo dumating before the election, as long as ma-file niyo ho yung application niyo on or before August 31, makakaboto po kayo. Sa records ng COMELEC, mahigit sa 300,000 overseas absentee voters ang lumahok sa halalan noong 2019. Malaking bagay din ito sa pagkapanalo ng ilang kandidato sa national positions. So kung maliit lang ang gap ng bawat isa sa senador o kahit naman sa pagiging vice-presidente o vice-presidente, your vote will matter. Aminado ang COMELEC na dahil sa pandemya, bumaba ang bilang ng mga nagpaparehistro para sa overseas absentee voting. Umaasa ang COMELEC na mas maraming overseas absentee voter ang lalahok sa halalan 2022. At para sa mga OFW at iba pang kababayan na umuwi ng Pilipinas at dito na boboto, kung sakaling magpapatransfer kayo abroad to the Philippines, ang una, magpadala kayo ng message sa amin, no? Lalo na kung nakaboto na kayo dati o nakaregister na kayo dati kahit na matagal na. Magpadala kayo ng message sa uv.concerns@comelec.gov.ph or sa FB Messenger post account namin, which is overseasvoting.ph, para tanungin kung ano ng estado ng inyong registration. Kung kumpleto naman ho yung inyong registration, okay, meaning pati yung fingerprints nyo, kumpleto, at yung biodata nyo is kumpleto, pwede ho kayo mag-avail ng aming, nasabi ko, ng virtual online services. Para mailipat ng registration mula abroad, siguraduhing nakahanda ang mga dokumento tulad ng passport at seaman's book. Kung dual citizen, kailangan ng certificate mula sa Bureau of Immigration. Maglalabas ang COMELEC ng malawakang infomercial para sa overseas absentee voter registration sa susunod na linggo. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Hindi man naiuwi ng Pinay skateboarder na si Marjolyn Didal ang medalya, nag-viral naman siya sa social media. Ibinahagi rin niya ang pagkakaibigan ng mga atletang Pinoy. Nagpapatrol, Migs Bustos. Sinpulitan din ng dalawa. Hindi makapaniwala si Pinay skateboarder Marjolyn Didal nang malamang nag-viral siya dahil sa kanyang good vibes sa social media. Unang hinangaan ng kanyang positibong pananaw. Kahit hindi nakukuha ang tricks sa kauna-unahang Olympic skateboarding competition, pero mas naaliw ang netizens nang mag-photobomb siya sa ibang skaters. At sa caption niya, kung saan tila hindi nakilala ang skating legend na si Tony Hawk, nadagdagan na nang lampas kalahating milyon ang followers ni Marjolyn sa Instagram. Ginawa na rin siya ng Facebook frame. I checked my phone and then I was just like, it gone crazy, like a lot of notification, and I didn't know what to react or like, I don't know. Wala akong masabi, but like, sobrang dami ko palang kalokohan na ngayon ko lang na nakita kasi with the social media. Hindi mo na yan. Pero hindi lang si Marjolyn ang may fun side. Good luck, Sabaw! Sa videong siya mismo ang kumuha, makikita ang BFF niyang si Olympic silver medalist Nesty Betesio na nagpakwela sa Olympic Village. It was a fun moment po after competing, and bago siya sumabak ng bronze medal or I think silver, magkasama kami na may mga Pinay na volunteer po doon na naglilinis din, at ginulat niya. Hindi ko po kasalanan yun. Nag-film lang po. Dahil sa Tokyo Olympics, mas naging buo pa ang samahan ng ilang atletang Pinoy. Magkakasama sila kung walang ensayo at walang laban. Dala rin ng bonding sa mga nakaraang international competitions. Before kasi 2018,
noong Asian Games. Doon ko po na-meet sina Champ Heidi, si Nash, yung volleyball player boxing, sina ano, Ymir, Carlo, and other athletes po. Pero sobrang close po. Pag every time na nakikita po kami, may gulo talagang nangyayari. Maging si Nesty, kwela rin sa social media at nagpapakita rin ng suporta sa kapwa-atleta. Kwento niya, masaya siya sa kanyang gold and silver at katabi pang matulog ang medalya. Pagkagising ko, makita ko siya or pag gumalaw ako, maramdaman ko itong medal. At sabi ko ngayon, silver medalist na talaga ako sa Olympics. Para kina Margie at Nesty, the best ang experience sa Olympics. It was an epic experience, especially skating the first ever skateboarding Olympic in Japan. Kung natalo ka man ngayon, pumalakpak ka sa nakalaban mo at sabihin mo sa sarili mo, susunod, sa ikaw naman ang papalakpak sa akin. Mix Bustos, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Yay! May rollback sa diesel, gasolina at gas sa Martes. Maglalaro po sa 80 hanggang 90 centimos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 70 hanggang 80 centavos naman ang magiging rollback sa diesel at kerosene. Paliwanag naman taga industriya ang pagsipa ng kaso ng COVID sa Amerika at China ang dahilan ng posibleng paghina ng demand sa petrolyo sa mga susunod na linggo, kaya bumaba po ang presyo. Bahagya rin lumakas ang piso kontra dolyar na nakatulong naman sa paghupa ng retail price sa Pilipinas. Dumami pa ang nagpabakuna sa ilang lungsod sa Metro Manila mula noong Biyernes na unang araw ng ikatlong lockdown sa rehiyon. Biling o bilin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga pulis at sundalo, huwag hayaang maging super spreader ang COVID vaccination. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Puno ng tao ang magkabilang bleacher ng sports center na ito sa Malabon City sa unang araw ng ikatlong lockdown sa Metro Manila. Hanggang labas ang pila ng mga gustong magpabakuna. Bawal ang walk-in, maliban kung senior citizen. Kaya kahit hirap maglakad, dinayo na ni Aling Arminda ang bakunahan. Kasi po para protection sa akin kung pinagkasan. Dahil ako po ay 90 years old na po. Sinamahan naman ni Norma na magpabakuna ang kanyang lola. Ngayong wala siyang pasok sa pinagtatrabahuhan dahil ECQ. Sayang din po, 2 weeks. So wala namang gagawin sa bahay. Kailangan na po talaga kasi dati ayaw din talaga namin. Opo. Eh ngayon kasi may bagong variant na naman, mas lumalala. May ilang nagbaka sakali kahit walang schedule, pero hindi nakalusot sa mga pulis na nasa entrance. Baka sakali po may bakuna. Delivery po kasi kami, hindi kami makakabiyay pag wala kaming bakuna. 6,000 COVID vaccine doses mula sa dating 5,000 ang target ibakuna sa Malabon kada araw ngayong panahon ng ECQ. Pero natetenga ang pila sa registration area. Yung wifi ko minsan biglang manghihina. Kaya po, siyempre doon sa registration, sinicheck po yung mga naka-online, kaya doon po tayo nagtatagal. Pero meron naman kami mga technicians po rito, madali naman po at ilang sandali lamang ngayon, maayos na yan. Sa Marikina, sinamantala ng mga residente ang lockdown upang makapagpabakuna. Mula sa dating 10,000, pumalo na sa 13,000 ang daily vaccine sa lungsod. So far naman po, maayos naman yung kung paano kami, kumbaga, papilahin. Yung proseso nung pag-register hanggang sa ngayong magpapabakuna naman ako. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, nasa 70% na ng mga target bakunahan ang naturukan na ng isa hanggang dalawang dose ng COVID vaccine. Inaasahan natin na yung remaining 30% ng eligible population ay mababakunahan natin sa susunod na dalawa hanggang 3 linggo. Wala namang mahabang pila sa mga COVID vaccination sites sa Navota City. Mahigpit kasing ipinatutupad ang no walk-in policy. Maganda po yung turnout natin, yung slots natin doon sa scheduler. Ibig sabihin yung sila ang mag-schedule online, puno, no? Pati yung slots na binigay natin para doon sa barangay. Sa Mandaluyong, itinalaga ng LGU sa mga barangay ang vaccination sites. Dagdag ito sa mga dati ng vaccination sites sa lungsod.
Sa gitna ng pagpapabilis ng COVID vaccination sa mga lugar na naka-lockdown, may bilin si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga LGU, polis at sundalo. Bantayan po natin ang mga vaccination sites at gawin natin pong maging maayos na huwag po natin hayaan na yung vaccination site ay maging super spreader event. Nanawagan din si Galvez sa publiko na magpakahinahon at sumunod sa proseso ng pagbabakuna. Ito'y matapos dagsain ang ilang COVID vaccination sites sa Maynila at Las Piñas, tiniyak din niya na magkakaroon ng sapat na bakuna para sa lahat. Ngayong Agosto, mahigit 22 million COVID vaccine doses ang inaasahang darating sa bansa. Ang target natin is maiangat natin yung 30% yung total population po natin ay vaksinado na by the end of August. Mula sa target na 70 milyong Pilipino, nasa 10.7 million na ang kumpleto ang bakuna, habang halos 12.5 million ang may isang dose. Ayon kay Galvez, posibleng sa susunod na buwan o sa Oktubre na simulan ang pagbabakuna sa general public na wala sa limang priority groups. Kasama rito ang mga menor de edad. Samantala, nagsumite na ang kumpanyang Novavax ng application sa Food and Drug Administration para sa emergency use authorization ng COVID vaccine nito sa Pilipinas. Pero ayon kay FDA Director General Eric Domingo, hindi pa kumpleto ang kanilang requirements. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Kaugnay pa rin ang bakuna kontra COVID-19, isang paglilinaw lang po. Tungkol sa naibalita natin noong Mayo na may mga nasirang bakuna na naiwan sa freezer na walang kuryente. Ito po ay nangyari sa makilala North Cotabato at hindi sa Cotabato City gaya ng naiulat. Humihingi po kami ng paumanhin tungkol dito. Isa sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine ang lalawigan ng Bataan simula bukas, August 8, araw ng Linggo. Ayon po sa IATF, inaprubahan ng Pangulong Duterte ang kanilang rekomendasyong isailalim ang Bataan sa ECQ hanggang August 22. Una nang inilagay sa MECQ ang Bataan hanggang August 15. Samantala sa Ilocos Norte, umabot na sa 133 healthcare workers ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Bagtac City ang nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon, 69 health workers naman ang naka-quarantine. Digumang makuha ang ginto, nagbunyi pa rin ang buong Pilipinas matapos masungkit ng boxer na si Carlo Paalam ang silver medal sa Tokyo Olympics. Mahigit 17 milyong pisong halaga naman ng premyo ang naghihintay kay Carlo pag-uwi niya sa Pilipinas. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Makapigil hininga ang naging huling laban sa Tokyo Olympics ng ating pambato sa men's flyweight finals na si Carlo Paalam. Pagpasok pa lang sa ring, handang-handa si Carlo sa makatatapat na boksingero mula Great Britain na si Galal Yafai. Simula pa lang ng first round, nagpakawala agad ng suntok ang dalawang boksingero. Palaban si Carlo pero napuruhan at bumagsak. Binilangan ng referee pero hindi siya sumuko at ipinagpatuloy ang laban. Sa second round, mas agresibo si Carlo. Pumapasok ang mga suntok ng Pinoy boxer pero tinatapatan rin ni Yafai. Sa third round, nakaraming puntos si Carlo pero hindi sapat para makopo ang panalo. Sa huli, gold para kay Yafai habang naiuwi ni Carlo ang pangalawang silver medal ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Nagbunyi ang mga Pinoy sa karangalang naiuwi ng Pinoy boxer. Trending sa Twitter si Carlo. Labis ang tuwa ng kanyang pamilya sa Cagayan de Oro. Carlo, paala upuan. Mahal ka na mo, opera na. Walay problema. Basta kay safe lang ka. O, naglaban di kayo. Hindi pa bitang the best name. Always, amping lang na. Gold ka sa among kinabuhi sa tangan. Gamat ka lang mo. Nakakatiyan na lang kaduwasan ka. Record niya na kay Kwanda. Naka-silver ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nag-video call din agad si Carlo sa kanyang girlfriend na si Stephanie pagkatapos ng laban. Bonus na nga po yung may maiuwi siyang silver medal para sa atin sa Pilipinas. May nabigay ng Olympic cake at golden gloves na cake kung saan nakalagay ang pangalan ng boksingero. Nagalok naman ng libreng wedding cake, dessert at cocktail ang chef na si Mon Cardenas kung magpapakasal na si Carlo. Nagalok din ng computer set ang isang computer shop sa CDO. Excited naman si Carlo na muling makapiling ang pamilya. Proud na proud din siyang ipinakita ang nakamit na silver medal. Mahigit 17 milyong pisong halaga ng cash incentive at iba pang reward ang naghihintay sa pag-uwi ni Carlo sa bansa.
Kabilang dito ang 5 milyong pisong itinakda ng batas para sa mga Olympic silver medalist, 12 milyon mula sa pribadong sektor at mga mambabatas, at free flights mula sa iba't ibang airlines. Ayon kay Carlo, tuloy-tuloy ang kanyang pag-iensayo bilang paghahanda sa susunod na Olympics sa Paris. Salamat sa suporta po sa tiwala sa dasal po. Masama-sama na tayo pag-uwi ito. Love you sa lahat ng Pilipino. God bless. At ginabas ko yung best ko. Thank you so much. Ito na ang pinakamaraming medalya na naiuwi ang Pilipinas sa Olympics matapos ang mahigit 70 taon. Gold medal para kay Heidelin Diaz para sa weightlifting. Silver para kay Carlo at Neste Petesio para sa boxing. At bronze para kay Yumir Marshall para sa boxing. After 97 years, bumalik na po ang ating sport. Maraming pong salamat sa Philippine Olympic Team. Maraming salamat po sa lahat po ng Pilipino na sumuporta, nagdasal, nagtiwala sa amin para po makapag-compete kami dito. Buhay po ang Pilipinas! Jeffrey Herdaez, ABS-CBN News. Bilang pagpupugay naman sa mga babaeng atleta, itatampok sa Maalaala Mo Kaya ang buhay ni Nesty Petesio at Marjeline Vidal. Unang itinampok noong nakaraang Sabado ang nakakaantig na buhay ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Trailer pa lang ng kanyang life story, umabot na sa 6.4 million ang views. Mamaya naman, mapapanood ang kwento ni Olympic silver medalist Nesty Petesio na binigyang buhay ni Jane De Leon. Ipakikita rito kung paano hinarap ni Nesty ang hamon para maiahon sa hirap ang pamilya sa pamamagitan ng boxing at ang kanyang pinagdaanan bago maging kauna-unahang Pinay boxer na nakakuha ng medalya sa Olympics. Kaabang-abang din sa Agosto 21 ang kwento ng Asian Games gold medalist na si Marjeline Vidal na unang ipinalabas noong 2018 at ginampanan ni Elise Hoson. Congrats sa ating mga atleta. Congratulations! Go, go, go! Proud kami sa inyo. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kapamilya, andito kami para sa'yo. Mapapanood nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa iWant TFC. Kami, ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.